Tandaan nyo, huwag yung pinagkakaisahan to si Kaloy, ha? Paarito tumama sa maraming bansa sa Asia ang meteor. Pero malaki ang posibilidad na ito'y malusaw at magliyang pagtama nito sa atmosfera ng planetang Earth. Sana, yun na superpower ko para matawag sa Jobin at umigil sa kaang kulit. Di ba, Litay? Gahap na rin po ng bawang kampi. Hinting lang nila. Sikyan mo ng kabayo? Eh, alam mo naman mahina yung katawan ng anak natin. Aalagaan lang naman ni Kaloy yung kabayo yun, Helen. Masyadong mahina ang puso ng anak na champion, anak. Hindi po patay ang anak ni Champion, Tay! Umangga na, please. Joy, papangalan ko sa'yo! Sino ka? Anak ko siya, Blackjack! Wow! Ah! Bawal kayong lumapit kay Champion at sa ino pa mga malalaking kabayo. Abad niya kabayo yan. Di ba ayoko nakikita ng tatay niya? Pakialis na lang ho yan. Bawal ka dito! Habang buhay kang magiging takahila ng bumi at dayami! Andun ka, Kurimaw! What bang easy ni Blackjack at pati si Chok gusto mong patulan? Kasteg, ayusin mo nga yung pagsasalita mo. Nagdududa na nga ibang mga kabayo dito kung bakla ka. Ingit lang sila dahil ako ang pinakamatinik sa mga bebot sa ranchong ito. Iba ako, Metro Horse, at hindi basta damo ang kinakain ko. Bermuda grass kaya sosyal. Kurimaw, ano nangyari kanina? Heavy, man! Napatrip si Blackjack. Kasi naman si Chok eh, sumasagot-sagot pa. Kamunti ka na tuloy siyang mabembang, man. Teka naman. Kung ako si Blackjack, I won't patol, Chok. Hindi nakakadagdag sa pogi points kapag jumomba ka ng special child. Tsaka mabait naman yung batang yun eh. Tsaka baka siya pa ang jomba ni Champion. Dapat mawala dito ang magamang yan. Lalo na yung anak. Wala naman siyang silbi dito. Kahihiyan. At puro kahihiyan lang siya sa lahi natin. Dapat ipatapon yan sa malayo, doon sa Paso Diablo! Paso Diablo? Alam mo ba kung anong ginagawa sa mga kabayo doon? Oo, dahil walang karapatang mabuhay ang mahihina. Yan ang batas ng kalikasan, Rango. Yung ba talaga ay kinagagalit mo kay Chok, Blackjack? O baka naman ingit ka lang kay Champion dahil siya ang paborito ni Naamong Miguel? Dad, this looks expensive. Meron ba naman expensive sa paborito kong anak? Ako lang naman yung nag-iisa niyong anak eh. Oo nga pala, yung mga kabayo niyo. Ay nako, Lucas, kaya ayaw kang tigilan ng anak mo sa kakakulit na sumakay sa kabayo sa birthday niya. Eh ayaw mo rin naman kasing tigilan sa kakwento tungkol sa magic kabayo na yan. Parang gusto niya talaga maging isang hinete. Gusto ko maging champion ka ng karera. Alam ko mababa ang tingin ng marami sa mga hinete. Pero yan ang pangarap ko, anak, na hindi ko natuloy dahil sa aksidente ko. Alam mo namang ayoko sa karera, di ba? Pinatigil nga kita maging hinete noon, sa tingin mo ba papayagan ko si Kaloy sumunod sa'yo? Hindi rin naman ako papayag, Helen, eh. Mahina yung anak natin. May problema sa puso. Magandang buhay din naman ang gusto ko para kay Kaloy. Kaya nga ako makahid ng ganito, di ba? I want you to be a champion. But Dad, I can be a champion without winning a race. Alam mo, anak, ang isang kampyon, ang nakikita lang, finish line. Sa paligsahan, palakasan man o pabilisan, doon mo malalaman kung talagang kampyon ka. Siguro naman, hindi mo ako ihiyain. Anak? Mamaya, manarikinip ako. Maraming maraming pera. Tsaka malawak na rancho na punong-puno ng kabayo. Yung katulad kay Miguel. Tapos ikaw, mamando-mando ka na lang sa mga tauhan natin. Tapos si Kaloy, nakasakay sa magandang kotse kapag papasok sa pribadong eskwelahan. Bago ka pa matulog, gigisingin na kita. Alam mo, manang-mana talaga sa'yo anak mo na naginip ng gising. Helen, inangalang ang mga kayamanan ko eh. Kayo, pati mga pangarap ko.
Alam niyo ba na ang pangalan ng bulalakaw ay kantaka? Nakita ng mga scientist sa teleskopyo ang korte ng bulalakaw at nakita nilang korte itong ulo ng kabayo. Ayon sa Buddhist legend, si kantaka ang pangalan ng kabayo ni Buddha. Alam niyo ba ang iba't iba ang hugis at laki ng mga bulalakaw? Ang tagal namin hinintay ng lola mo ang pagdating ng bulalakaw. Ang kamulalakaw na magbibigay ng kapangyarihan sa sinamang makakuha nito. Sayang at wala na ang lola mo. Hindi na niya masasaksihan pagdating ng kampulalakaw. Ay, nako. Nagpapakasentimental na naman ang paborito kong lolo. Tandaan mo, Wai Kong. Ayaw ni Wai po na nakikita kang malungkot. Napanood niya ba yung pinabalita ni Kuya Kim? Ano yung tungkol sa bulalakaw? Oo, yun na nga. Naku, hindi sana dito bumagsasabayan natin ang bulalakaw na yan. Bakit naman ho? Ayaw yun, swerte. Anong swerte? Malas ang dala ng bulalakaw, ano? Hindi naman siguro totoo yun. Ano ka, totoo yun? Hindi ba bago binaang bayan ng Ormoc, may dumaang bulalakaw sa kanila? Tinatakot yung bata, oh. Totoo, Kaloy, huwag kang maniniwala sa kanila. Di totoo may dalang malas ang bulalakaw. Sa taong makalipas, ang taon ng makapangyarihang dragon, babagsak ang makapangyarihang kambal na bulalakaw, ang kambulalakaw. Ang dalawang nilalang na makakuha ng mga ito ay magkakaroon ng kapangyarihan na sila lamang ang mamayari. Ngunit, kamatayan na naghihintay sapagkat kapag hindi nila na ipagkikit ang dalawang kabiyak na kambulalakaw, bago mula na nag-aapoy na bato, sasabog ang kambulalakaw at ang dalawang nagmamayari nito. Nung una namin inilapit ito sa mga universidad at mga kolehiyo, aba, wala naniwala sa amin. At nagkamali silang lahat. Dahil ito na ho ang patunay. Darating na. At simula pa lamang ito. Simula? Wai Kong, tapos na ang lahat. Pinatunayan mo na sa kanila na tama kayo. Makapangyarihan ang kambulalakaw. At ang tao, lahat ng tao, nag-aasam ng kapangyarihan. Ngayon, paano na ako mapunta ito sa isang masamang nilalang? Ano ka? Siyaka dumating ka sa ulo mo, bobo! Ano ba? Batong, alam mo hindi uubra ang dahil sa kabayo. Ang bigat na kamay mo eh. Hindi mo dapat dinadala yan. Masyadong matigas ang ulo niyo mga kabayo na yan. Hindi naman pwedeng bulungan na lang ng bulong sa tuwing magwawala yan. Badong, tama si Mang Lucas. Hindi dapat sinasaktan lagi ang mga kabayo. May mga utak din yan. Sigurado naman akong mas may utak ka sa kanila, di ba? Pasensya na ako, Sir Gio. Hindi na umuulit. Sir, pinatawag niyo raw ako. Sinasaktan mo naman daw yung mga kabayo ko. Nagsumbong ko ba sa inyo si Lucas? Sagutin mo yung tanong ko. Oo, sir. Huwag mo nang uulitin yan, Badong. Pero sir, tulad doon ng ibang hayop, kailangan hong disiplinahin yung mga kabayong yan. Gawin mo kung paano mag-alaga ng kabayo si Lucas. Gio! Dapat listo ka sa nararamdaman ng kabayo! Ang katawan ng kabayo, pati na rin ang katawan mo! Hey! Ha! Kung ano nararamdaman nila, dapat nararamdaman mo rin. Importante sa kanila ang aplos! Bakit ho ba yung Lucas na yun ang pinakikinggan nyo lagi? Kaya nagiging mahina yung mga kabayo ninyo eh. Dahil mahina yung pinag-aalaga ninyo. Darating ang araw, magiging talunan to eh. Madedehado kayo sa karera. Talunan! Umalis ka na ba, Dong? Umalis ka na! Sapagkat parating na ang bulalakaw. Totoo ba malas ang bulalakaw?
tao ang nagdadala ng malas at swerte. Ano kung powers ng bulalakaw? Ang sino mang makakuha ng bulalakaw, makakamit niya ang anumang hangad ng kanyang puso. Alas! Halik mo yung paps! Pag nakuha natin bulalakaw, hindi ka na itatabi sa rancho at hindi na rin napagtutulungan ng mga kaklasiko. Pwede na tayo maging superhero! Bata, mag-iingat ka sa mga hinihiling mo. Ang kapangyarihan ng bulalakaw ay hindi para kung kani-kanino lamang. Kinakailangang matatag at matibay ang puso mo, sapagkat maraming maiinggit at aagaw sa kapangyarihang ito. Gusto ko ng galo. Makasakay ako sa tatay mo! Kay Champion! Para stadyon ako! Kung tititigan mo ako ng ganyan, siguraduhin mo lang handa ka ng hamunin ako, Blackjack. Kakasakan ba? Hindi tumatayo ang balahibo ko sa'yo, Champion. Matanda ka na! Laos ka na! Panahon na para ipasa mo ang corona sa mas bata sa'yo! Sino? Ikaw? Hindi ka karapat-dapat, Blackjack, dahil maitim ang puso mo. Wala sa kulay ng puso ang karapatang maghari. Nasa lakas! At ako ang pinakamalakas! Pakakainin kita ng alikabok, Champion. Dudurugin kita! Ibabaon kita! Marami ka pang kakaining tuyot na damo, Blackjack. Patunayan mo, inahamon kita para sa karapatang tabaging hari ng mga kabayo sa Rancho Suarez! Badong, mga kabayo, nag-aaway yata. Tara! Takbo! Antonio! Bilis! Talaga alam kung anong pumasok sa mga kabayong yun. Pero, parang nasa karerahan talaga ako kanina. Ngayon lang bumalik sa akin yung ganung pakiramdam. Parang totoong hinete talaga ako kanina. Angas! Ihira ko nanalo. Ikaw ang sumang badong. Eh, di syempre yung tatay mo. Angas talaga ng tatay ko. Wow! Bad trip. Balita ko, bossing. Olas ka rin kay Champion. Huwag mo nga akong bisitin, Kurimaw! Mainit ang ulo ko! Baka matadyakan lang kita! Huwag ka magalit sa akin, bossing. Magkakusa tayo. Peace, man, peace. Angas, angas. E paano kung na-aksidente ka kanina? Baka nagaya ka pa kay Sir Miguel. Inay, hindi naman ko totoong karera yun eh. Kahit na anak, pwede pa rin masaktan ng tatay mo doon. Hindi ko kaya kapag nangyari rin yun sa tatay mo. Pero mahal, alam mo kapag naging hinete ulit ako, at nanalo tayo ng malaking pera,
Makakaalis na tayo sa bahay na ganito. Alam mo, Lucas, mas gusto ko pang habang buhay ka nalang tauhan ni Sir Miguel kesa maghinete ka ulit. Ang importante naman sa amin ng anak mo yung ligtas ka eh. Magaling ka lang, bossing. Alam mo, sa nakikita ko, kahit mas mabilis si Champion sa'yo, mas matalino ka naman sa kanya. Kung gusto mong makaganti dyan kay Champion, andali lang. Yung anak ang respakan mo. Si Cho? Oo, bossing. Si Cho ko lang ang paraan para makaganti ka kay Champion. Oo nga pala, anak. Lapit na yung birthday mo, ha. Maghahanda tayo kahit konti. Oh, pwede mo nang imbitahin ng Kuya Xiu mo. At saka yung ibang mga kaibigan mo. Talaga po? Oo. Pero Nay, Tay, okay lang naman po. Kahit wala po tayong handa, isa lang po naman ang gusto ko. Ako po, pwede akong sumakay kay Champion. Sige na. Siguro, kapag binata ka na, kapag malakas ka na, tsaka kapag alam kong kaya mo na. Sige, sasakay ka kay Champion. Okay? Di ka talaga nabubusog, no? Mauna na ako, ha? Sige. Ma, Brad, di nyo na ako kayong takutin. Naniniwala na ako sa sarili ko. Aas ko na, oh. Oh, ano? Tabi dyan, dadaan ako. Huwag niyo akong susundan. Masangat pa katawang ko. Para sa'yo, tanggapin mo. Bonus mo. Nanalo yung dalawang kabayo natin sa Carmona. Yun ay dahil sa'yo. Pero nabigay mo na sa akin ng bali ko, Miguel. Ano ba, pare? Tanggapin mo yan. Tsaka bukas, birthday na lang inaanak ko. Isa pa, yung binali mo sa akin, hindi ko na iaawas sa sweldo mo yun. Maraming salamat, Miguel. Siya nga pala. Kamusta yung training ni Gio? Nako, Miguel. May natural na talento yung anak mo sa pangangabayo. Parang ikaw din. Tiwala na nga sa kanya si Champion eh. Champion, hindi na kasi si Kaloy. Yung kaibigan ni Chok. Gusto ko kasi kung isakay mo siya sa birthday niya. Pero, ingatan mo si Kaloy, ah. Si Gio na lang natitira sa akin. Maagang namatay ang mga magulang ko. At yung asawa ko naman, namatay nung pinanganak. Hindi ko kakayaning mawala sa akin si Gio. Pareho tayong ama. Siyempre, pag nalaban natin ang patay niya mga anak natin. Pahay ka na? Sigurado akong matutuwa si Kaloy niyan. Sigurado ka, Primang? Maniwala ka, Bossing. Si Bossing Gio at yung anak ni Bossing Lucas na palaging kasama nung bugok na kabayo, plano nilang ilabas si Champion para masakyan ng bata. Pagkakataon ko na ito, Primang. Anong gagawin natin, Bossing? Bukas, mamamatay si Chok at ang tatay niya si Champion. At ako, ako lang mag-aari sa Rancho Suarez. Anong gusto mo, Blackjack? Alam kong may alitan tayo. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo. Narinig ko ang mga boss kanina. Pinag-uusapan nila ang anak mo. Didispatchahin na daw nila si Chok. Plano nilang dalhin ang anak mo sa Paso Diablo. Ano? Bakit ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Dahil mas importante pa ito sa kung anumang away sa pagitan natin, paring Champion. Nanganganib ang buhay ng anak mo. Yan eh, sa maniwala ka at sa hindi. Si Chok, nanganganib? Ayan! Wow!
Happy birthday! Salamat, Kuya Xiu. Pinakamasayang birthday ko na to. Yes! Blackjack! Nakita mo ba kung sino kumuha yung champion? Dali mo ako sa kanya. Hey! Oh, Pops! Dito muna! Babalik din ako agad! Makinig ka, anak. Nanganganib ka. Kailangan mo na umalis. Bakit, Tay? Basta! Kailangan mo na umalis, Chok! Oh, tara na! Handa ka na ba? Handa ako, Kuya Xiu! Hindi kita pwedeng iwanan, Tay. At saka si Kaloy. Sumunod ka na lang. Wala nang panahon. Tumakas ka na, Chok! Tumakas ka na! Lucas! Si Kaloy biglang nawala. Ellen, hindi ka na nasanay sa anak mo. Baka ko sana nagpunta yun. Alam mo naman yung gala. Eto nga, dala ko yung regalo ni Miguel para sa kanya. Pero Lucas, masama ang kutob ko. Ginagawa mo dito, ha? Champion to, ah. Sino kumuha kay champion? Balik sa Rancho Suarez. Kunin ka naman ang paso, Diablo! Champion! Kaloy! Hey! Hey! Kaloy! Ho! Itay! Anak! Ano nangyari sa'yo? Si Kuya Xiu, puntahan po natin to. Xiu! Xiu? Xiu! Kasalanan natin. Malaki ang atraso ko sa mga amo natin, Chos. Hindi mo na makikita ang tatay mo. Ididigtas kita pa! Hanapin niyo sila! Takbo!
Anak, pero Pops, kailan iwan mo na kita dito? Pops! Nasaan ang anak mo, Lucas? Magkalaban ko na patay ang anak ko! Anak, takbo! Ah, wag mo kaming i-dirty look ng ganyan.